Inilatagda ni incoming Vice President Sara Duterte ang mga plano niya sa Department of Education, kabilang dyan ang kagustuhan niyang maibalik ang face-to-face classes sa Agosto. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isang araw matapos manumpa sa pwesto ni incoming Vice President Sara Duterte, dumalo siya sa flag-raising ceremony sa City Hall ng Davao para personal na ring magpaalam at magpasalamat sa kanyang mga katrabaho. The local government never faltered. And this is all because of you and your hard work. Mahal ko kayo. Sabi ni incoming VP Sara, magfo-focus siya bilang susunod na Secretary ng Department of Education. Target daw niyang sa Agosto, makabalik na sa face-to-face classes. Pinag-aaralan din nilang mga panawagang buwagin ang K-12 program. It cannot be decided overnight, but initially, it is something na napag-usapan din namin ni President Marcos, and he already gave instructions with regard to the review of the implementation of the K-12 program of the Department of Education. Dagdag pa ni Sara, gagawin niya sa DepEd ang ginagawa niya bilang mayor ng Davao kung saan kinakausap at kinukonsulta niya ang mga stakeholder o yung mga may kinalaman sa issue. Inaasahan daw yan ng Alliance of Concerned Teachers. Huwag na raw sanang ulitin ng incoming VP ang pagkakamali ni outgoing DepEd Secretary Leonor Briones na hindi man lang hinaharap ang Act Philippines. Handa raw ang act na makipagdialogo kay Sara para makahanap ng solusyon sa learning crisis at pagre-review sa K-12 program. Naniniwala naman ang kaalyado ni incoming VP Sara na si Congressman Joey Salceda na nararapat lang na pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa bansa ang manguna sa Education Department. For the first time, ang ating pong DepEd, which is the largest budget and under the Constitution, supposed to receive the highest budgetary, is now being headed by the Vice President herself, and therefore mas kakayanin na po ngayon yung mga kinakailangan na resources. May kakayahan daw si Sara na maglatag ng mga pagbabago sa ahensya. Sara is a very disruptive political leader. I expect na pagpasok niya po ng DepEd, although yung kanyang approach ay magiging kumbaga yung proseso na gagamitin niya will be conservative and traditionalist, but I think the content will be different. Matapos naman ang inaugurasyon kahapon ni Sara, tinanong din kung dadalo ba ang pamilya Duterte sa inaugurasyon ni Marcos. Ang sagot niya? So far, ako lang yung confirmed na mag-attend ng inauguration ni President Marcos. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.